guys, welcome to my channel. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ang isang fully automatic washing machine ni Fujiden. So, eto po siya. Dito, gigitan natin yung drum niya is malaki. And then, may makita kayo sa sides na filter para sa mga himulmul ng damit. So, lilinis po yan pagkatapos nating labahan. So, dito, may kita natin is yung softener dispenser and for powder detergent. So, dito siya nilalagay. Kung liquid naman, diretso siya sa mismo drum. And then, dito, may kita natin yung cool panel. Dito may kita yung mga programs, kung ano yung mga gagamitin natin. So, before that, kailangan nating i-connect ang hose para tayo mag-start. So, ito na carb na part para dito sa unit. And the other one is para dun sa gripo nyo. So, iyan lang natin. Luluwagan lang natin tong tornilyo for the thread. And kung plain naman yung gripo nyo, so, i-move lang natin to. Dito natin nalagay yung plain nating gripo. So, once na ready na yung unit, make sure na naka-open na yung gripo bago tayo mag-start. So, lagay na rin natin yung damit natin sa loob. Kapag ready na lahat, i-open natin yung unit. So, this one. So, may makita kayo numbering. Ito yung mga programs kung ano yung mga gusto nyong program na gagamitin nyo. So, for example, number 1 is regular for everyday na mga damit natin. Yung mga pambahay, dito natin sa regular siya ilalagay. And then, yung strong is for mga heavy duty, kagaya ng mga pantalon, cortina, yung mga masyadong maduduming damit. And for delicates, dito pumapasok yung mga pambaby, mainipis na tela, and underwear, ganon. Tapos, ang number 4 is energy saver. In other terms, ito yung pinaka-quick wash niya. So, ito yung pinaka-mabilis na time ng paglalaba. Number 5 is for wool. So, yung mga sensitive natin, mga tela, dito siya nilalagay sa number 5. So, number 6 is small loads, kung konti lang yung ilo-load mo sa washing machine. Number 7, baby clothes. So, para hindi masira yung tela ng pambibing damit, ito yung tamang program niya, number 7. Number 8 is tub clean. So, ginagawa lang yan once in a week or once in a month para linisin yung drum para matanggal yung mga dumi sa mga butas-butas. And then, number 9 is air dry. Ito yung pinakamatagal na cycle ng pag-i-spin. Maabot to na isang oras. Depende sa program pa. And then, number 10 is water cycle. So, dito, kapag tapos mo maglaba, hindi magdi-drain ng tubig yung washing machine. So, pwede mo pang magamit yung pinaglaban mo sa mga dating, ay sa mga lalaban mo ulit, kagaya ng decolor. So, kunwari, start tayo sa number 1, and then start natin yung program. So, automatic mag-i-start yung washing machine. Ayan, makikita nyo siya gumagalaw. Ayan, nag-stop na siya. So, naglo-load yan ng tubig. And then, nakikita nyo nag-blink yung wash. So, ibig sabihin yung unang gagawin niya. For the other programs, stop natin. Per process, pwede natin i-select yung wash niya. So, pwede natin dagdagan yan kung ilang minutes. Ayan. Yung soap, pwede mo select din. By process din, pipress mo lang. So, kailangan umiilaw lahat yan. So, lahat ng yan gagawin niya kapag nakailaw siya ng pula. And then, ano ba? Wala na. Special features, yung variable water pressure technology, na kung saan kahit tuminay yung tubig mo ay makakapaglaba ka rin. Kahit sa probinsya, pwede siyang gamitin. And next, kung worry ka naman sa kuryente mo, energy efficient siya. And then, kung sa body naman, rust proof din siya. So, hindi siya kakalawangin. So, I hope guys na nakatulong ako sa inyo. And don't forget to subscribe my channel for the latest updates. Thank you!